Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Kami po ang Armalite. Nakikinig po kayo ng Dig Radio dito sa Pinoy Tuner. You know what I mean? Pinoy nga eh. Galit na galit na. Pinoy nga. Hindi kasi dati pa, dati. Si Toots nga nakaisip nung Armalite eh. Nung Franco pa, wala pa kami pangalan. So, tinanong ko si Toots, ano bang ano? Sabi ko, may banda ako, wala pa kami pangalan. Sabi niya, anong malapit na pangalan? Sabi niya, Armalite. Tapos sige, yun na lang. Tapos nag-tour kami for a week ng Franco na yun yung gamit namin pangalan. Tapos pinalitan na namin ang pangalan niya para hindi na Armalite. Tapos akin na lang yun. I was on Twitter at that point and then it just popped up like you have a direct message from Ocho Toleran. And yeah, I don't know, the first thing that hit my mind that came across was shit, that's 8 from Queso. Shit, kaya ba to? Like, can I pull this off? Like, jamming and writing with these guys who have been doing it for so many years. But I said, you know, screw it. Like, this is a once in a lifetime like opportunity that a lot of people would die to have. Tapos tinawagan niya si Mike. I was just like, hey man, I'm with 8, and you're wondering, you know, if you're free, maybe you want to jam with us. Tapos una ayaw talaga. Oh, which 8? Who 8? Yeah, talaga. It's like 8 Toleran, 8 Queso. Ano mga Queso yun? Ang I mean, who doesn't know Queso? Malas yun. Eventually, napilit namin. So, ayun. Yeah, why not? It's an experience. It's free school. Tapos si B-Boy on board naman dati-dati pa. It's his motherfucking fault. I was just smoking there in my room, fucking minding my own business, and then... you know, my brother called me up and he told me, yo, we're gonna do something like it's a blast and shit. I was like, oh, sige. Alright, yung totoong pangalan na itong Armalite at B-Boy Garcia and the crew to eh. Hindi lang ako pumayag dahil meron talaga itong copyright eh. Oo, nung una narinig ko pa yung Armalite, sabi ko, mistake, Armalite. Ano kaya sila? Kasama ko lang ako. Hindi mo alam. Kasama ka na. Hindi dapat si Ian yung vocalista. No. Si Ian, na-chambahan lang kami sa studio. Na-chambahan ako ng amat. Lasing ako. Nalasing na siya dun sa resto. Alak lang talaga. May practice kami. Ano ang kanya-kanyang bagay lang. Yeah. Bumagi sa akin yung alak at that time. So, kinabukasan. Bago ka ng banda. Sabi ni God. Kumbaga, iniisip na alam na namin. Kinabukasan ko na nalaman. Ginagawa pa lang yung banda, may connect na kami. Iniisip niya na din. Parang yun nga, ngayon lang makakapag-kickback si Ian. Parang okay, may ganyan na. Parang kakanta na lang siya. Tapos yun nga, parati namin pinag-uusapan, ilang taon na kami magkakasama. 20 plus years na never pa namin siya nadinig kumanta. So parang patingin nga. Alam ko kumakanta ka. Pag-joke eh. Napapakanta ko eh. Paglasing na lasing. Yun nga eh. Hindi namin, wala kaming in-expect. Wala kaming alam. Hindi pa namin na, wala kaming pin-offer si. So far hanggang sa pagsama-sama ng miyembro hanggang sa up to nilalamnam yung baby steps ata eh. Dito muna tayo. Oh, sige, mag-enjoy muna tayo sa moment na to. Hindi pa natin nasuswak to, nasosolve to, and then yung next time. Mag-survive tayo dito o mag-enjoy tayo dito. Yun na, mag-survive tayo out of, you know, sa pag-enjoy dito, and then let's move on. Parang ganun. Kaming tatlo ni Mike sa kanya Martin. Tapos kapag okay na, papasa namin kay Ian. Tapos lalagyan na niya. Tapos after nun, siguro mga 3 months, tapos na si B-Boy. Antay na lang, mga 3-4 months, tatrabaho ni B-Boy yun. Tapos okay na yun. Pero basically ganun. May parang may minus 1 kami, tapos pasa namin kay Ian. Pagbalik may namin... May minus 1 ako eh. Ikaw ang gumagawa nun. Gagawa kami ng minus 1. Sarap tapos kaya. Pagdating kay Ian, pagbalik sa amin, iba na. Umaga,
inian yun. Inian. Nung lasing nga sa inyo, sinabi niya, parang, inan, akin ang kanta na yun. Oh, I do remember that. I do remember that. Kung ano man yung offensive na sabi ko, pero ako yan. Minimim ko yan. Pag di niya na naalala, pasok. Yung kanta mo, akin yan eh. Wala nang ibang makakakanta niyan, kundi ako lang. Sige, sige. Eh, nahihiya kami tanungin ka, malay ko ba na? Gusto mo kumanta. Pakanta nga. Ako lang makakakanta. In character na siya. Pero totoo naman eh. Totoo naman. Totoo naman talaga. Hindi na lang namin. Kumuo na lang kami. Sige nga. Bukas kapag alam mamaya niya. Mamaya na yung translation ni Martin at ni Michael. Oh, pag English, in English na. Tulog kami nung buhay. Si Martin tao lang ng tao. Pero naiintindi. Explain mo lang kay Martin. Parati namin sinasabi na yun nga, parang parati kaming, bago pa kami maging keso, dagamo na kami. Parang never kami lumabas. Tapos tinignan namin yung banda na parang, ang galing pala na itong mga to. Parang so ngayon lang namin na-appreciate na parang okay, since parang wala kaming obligasyon na mabigat na mabigat na parang oh, dapat suntukan pag gano'n, pag iba kasi yung pressure kapag keso eh. Kumbaga ngayon, parang okay, sige, since may mga trabaho sila, tut sila yun, so tapos habang may dead air, parang labas na muna namin yung mga kanta na parang hindi talaga totally pwede sa keso. So, parang hindi na rin importante kung tutuloy ito na, kung ito ba yung tumutuloy sa keso o hindi sa keso, kung saan man. It's music, man. It's beyond us. Ako din, yun din nasa isip ko, hindi na kailangan isama sa pangalan ng kanta. Basta kung may maganda kanta. Hindi, kailangan. Hindi, kung may mga gawa kang magandang kanta na pwede mong parinig sa tao, puta eh. Kung, pero kahit sino pa umatay, basta maganda pakinggan, okay lang. Eh, kaysa naman, ang ganda nga ng pangalan mo, The Golden Dove and yun, The Diamond Rings. Pero yung kanta mo, isang bagay kung bakit naman. Natandaan ko na nung isang beses, nung nalasing ako kung bakit din ako nag-draw sa kanila, maganda nga yung tunog. Yun. Basta maganda yung tunog. Papakinggan, wala yan sa pangalan, banda, kung sino. Basta alam nila kami gumawa. Puga. Tama na! Fuck! Hear me, son!